Hello, good morning sa ating lahat. Kain tayo. Kapon guys, dumating yung mga boss ko, mag-asawa. May hinatid silang mga gamit dito, tinambak nila sa second floor. Ngayon, nagulat ako, bakit? Ano bang pinagkaguluhan tong dalawang ito? Yun pala, u-order daw sila ng pagkain para sa akin. Hindi ko naman naintindihan. Basta pinapili lang ako. Ang akala ko, may magdi-deliver dito ng pagkain. Tapos, siyempre, babayaran ko. May pera naman ako kahit papano. Babayaran ko. Pili naman ako ng pili. Yung pala, siya palang, ni boss pala ang siya pala ang nagpapa-order. Ito po ang binigay niya sa akin, guys. Hamburger, tapos french fries, saka mayroong tea. Dapat kagabi ko kainin to, kaso lang ayoko kasing mag video, kasi nag video ako kagabi para sa dance challenge sa paru-paru G. Siyempre, kailangan walang laman yung tiyan ko kasi ang hirap ko na talagang gumalaw, guys. Ang hirap pala pag ganito kalaki na ang tiyan mo. Tumataba ka, lalo kang hindi makakagalaw ng husto. Pero wala namang problema sa pagdating sa trabaho. Yun na nga, guys. Kasi dati talagang alisto ako sa sayawan. Kasi alam mo naman, yan ang pinaka-paborito rin natin. Yung kumakanta, sumasayaw, no? Pero ngayon, wala na, iba na yung katawan ko. Kasi guys, alam mo kung bakit? Hindi naman ako masyadong nakakakain. Na-research ko, kaya pala minsan tumataba yung tao kasi yung sa sobrang pag-upo, upo ka ng upo. Alam mo naman tayo, nag-ano tayo sa premiere natin. Nagbabanner tayo, nagko-comment tayo mula alas 2 hanggang gabi, alas 11. Kaya mas mahaba ang oras ko talaga sa pag-upo. Kaya ganito pala ang, kaya lalong lumaki ang tiyan ko, guys. Pati yung nabilbil, tiyan. Hindi ko pala masisisi yung anak kong lalaki kung bakit malaki rin siya. Malaki ang tiyan niya. Kasi nga, sa trabaho niya sa call center, nakababad siya talaga sa upuan. Yeah. Ito kay, kainin na natin tong almusal ko. Yung good luck na lang pala sa mga sumali sa sa paru-paru G-dance challenge. No? Ako, tinanggap ko yung challenge na yon kasi para maano lang ang katawan ko. Kasi matagal na talaga akong hindi nagsasayaw. Mula nung tumaba ako, tinamad ako mag-ano. Tinamad ako mag-exercise, guys. Tinamad ako mag-exercise, tapos minsan mahilig ako magluto ng mga noodles, eh yun maano ang carbohydrate noon, kaya lapang na, guys. Yung mga mag-asawang employer ko, nakakatuwa sila kasi pag dumalaw dito sa amin ng alaga ko, may mga pagkain silang dala. Sabagay, nagdadala talaga sila dito ng mga rasyon namin. Karne, mga baboy, manok, mga gulay, isda. Yung para sa akin yun. Tapos sa alaga ko, bukol din yung sa kanya. Saka tambak din kami sa sa prutas. Minsan guys, yung prutas dito. Minsan na
na bubulok lang yung iba. Iwan ko, tama daw kumain ng napagbayabas, binigay. Pero, sige lang. Natutuwa ako sa kanila kasi iba yung trato nila sa akin. Hindi ba? No? Kahit na yung sweldo ko, ganun pa rin. Dahil siyempre, bago lang ako dito, bagong lipat. Hindi naman ako nagdima ng mataas na sweldo kasi hindi rin nila maibigay dahil siyempre, mga ordinaryong workers lang din sila dito. Kaya lang, pagdating sa pagkain, hindi ka dihado, hindi ka pabayaan. Sobra-sobra pa. Kaya nga rin tumaba ako ng ganito. Tatambakan ka ng bigas. Alam nila kasi, mahilig ako sa kanin. Ayun. Alam mo, dati hindi ko naranasan yan sa mga dati kong mga employer. Hindi ko naranasan yung pagdating dito, pupunta na dito mga kapatid, mayroon silang dala-dala-dala. Mga tinapay, mga kung ano-ano. Mga chocolate. Basta nga, kung anong mabibit-bit nila, na-appreciate ko talaga yan. Pasalamat talaga ako nun. Kung kailan panghuling kontrata ko na ito dito sa Taiwan, saka naman ako nakatagpo ng mga boss na matitino. Sabagay, matitino rin yung mga dati. Lalo na yung sa Taipei, matino din yun. Pero dito, yun bang ano, parang kapatid ka lang nila, kung di tourist. Bagay, mas matanda kasi ako sa kanila. Saka nakita nila yung pag-alaga ko sa papa nila. Saka, kasi yung alaga ko guys, ang suot niya lagi, sinusuotan ko lagi, t-shirt puti, saka yung jogging pants na puti. Araw-araw yan puti, kaya pag gumagala kami, lahat ng mga marites doon sa labas, maano sa akin, ganun daw, ganun. Nakikita nila kasi na malinis yung alaga ko, all white, laging araw-araw paligo, saka ano, basta nakikita nila na kakaiba. Ay, siyempre, yung mga marites doon sa labasan, mga matatanda rin. Ipo-compare kanila. Kaya, yun nga pala sa mga kasali doon sa paru-paru-gi, kung ano na lang sa inyo, congrats na lang sa inyo, good luck na rin, ha. Huwag kayong mag-alala, mas magaling kayo sa akin. Kagabi nga, habang pinapanood ko yung ano, ginawa kong ano, sayaw sa video, pinapanood ko. Eh, siyempre, nakataas yung kilikili ko eh. Tinitingnan ko mukhang maitim ba yung kilikili ko? Parang maitim tingnan. Pero hindi naman maitim kilikili ko guys. Oh. Hindi maitim kilikili ko. Kaya sabi ko, baka sabihin, maitim kilikili ko. Good luck na lang sa ating lahat. Kung sino man ang manalo, ay congratulations. Basta, masaya lang tayo sa ginagawa natin. Pampalis din ang stress yan. Maraming salamat nga pala kay Ma'am Insing D. Dahil, siya ang ano niyan, may utak niyan. Ma'am, happy birthday nga pala in advance ha, sa June 24. Sana, lumawig pa ang iyong mga kabuhayan at ang mga biyaya na mula sa langit, no? Uulanin ka ng mga biyaya, ma'am. Sa iyong pamilya, sana laging masaya. At sa iyong mga anak na laging nakaka-proud dahil matatalino, no? Magagaling, English speaking, and magaling sa art. So, nakakatuwa.
Yun lang. Ang masasabi ko ngayon, good luck sa ating lahat. Siyempre, ako, hindi ko hinangad ang ano, ang kung sino ang manalo, hindi ko hinangad yung kung ako man o pala rin, ay salamat, no? Ay, kung meron man akong matanggap na consolation, maraming salamat kasi, ay, i-ano ko, idodonate ko rin yun doon sa batang may sakit, sa Malabon, no? Yung batang may sakit na mga ilang buwan pa siya ngayon, meron siyang sakit na ano, yung nakalimutan ko eh. Yung malaki ang ulo niya. Kasi nung pinanganak yung batang yon, naipit yung ulo niya sa ano, sa puwerta ng nanay niya. Eh hindi kinaya ng ina na ipanganak ng normal. Di siyempre naipit siya ng matagal doon, eh yung bata pala ay eh, ano, iba na ang kondisyon. Na nawala ng hangin, oxygen yung utak. Kaya yan ngayon yung bata niya, laging sakitin. Laging sakitin siya, lumalaki ang ulo. Tapos siguro pag ano siya, yung utak niya medyo ano, late. May tawag doon eh, nakalimutan ko lang guys eh. Eh kailangan nila ng maintenance lagi. Eh kung sakaling may mabibiyayaan ako ng pantimpalak ng paru-paro, di idonate ko doon. Pambili man lang ng gamot nila o kaya diaper, no? So, kung meron man, salamat. Pero kung wala, okay lang. Basta importante, nag-enjoy lang tayong lahat sa ano natin, sa paru-paro din natin, no? Ay, good luck na lang. Eh, alam ko may magaling dyan eh, oh. Tingnan mo guys, mga braso ko. Sobrang laki ako. Nakakahiya. Pero, ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan. Basta mga ganito malapit na mag-senior. Eh, buti nga, kahit pa paano. Malakas pa ako. Kayang-kaya ko pa magtrabaho, no? Yung mga ibang kabats ko, wala na. Tawa ng Diyos, nandun na sila. Nandun na sila. Kaya, thank you Lord naman kasi lahat ng mga prayers ko sa Kanya, binigay naman niya sa akin. Kaya maraming salamat. Kaya naman ako naman, binabalik ko. Kung ano yung natanggap kong mga blessing, binabalik ko. Namimigay rin ako, tumutulong din ako. Pero, yun na nga. Kaya maraming salamat sa patimpalak na yan kay Ma'am Insing DC at sa Team The Barkads, no? Congratulations sa ating lahat. At sana enjoy lang tayo, no? Ang saya-saya siguro. Labas ang mga Marites. At saka ano, mga laitira at laitiro. Enjoy lang kayo. So, ayan lang guys at maraming salamat dahil i-enjoy ko na rin yung pagkain na ito, no? Marami pa akong gagawin ngayon. Mamaya, premiere na naman, kaya sasabak na naman si Lola Bichel. Yan lang guys at maraming salamat. Kain kayo! Bye-bye! Love you, mwah.